guys, welcome to my channel, si Pinoy Mechanic again. Sa araw ito guys, matuturoan ko kayo paano irisolba ang problema sa ignition switch. Sa tuwing ito ay pinipihit nyo, in-start nyo yung sakinan para may sumasabit na matigas sa tuwing pinipihit nyo ang yung susian ng yung sasakinan. So sa araw ito guys, gusto ko lang i-review sa inyo kung paano magtanggal, mag-install at maglinis ng susian ng inyong sakyan or ignition switch ng inyong sakyanan. So sa araw ito guys, ay example ko lang sa inyo ang aking sakyanan kasi ngayon sa tuwing ini-start ko siya ay mayroon akong naramdaman katulad nito, ayan. Ayan. Tanggalin ko muna yung susi ng aking sakinan. Tapos ipapasok ko siya, ayan. Ayan. Matigas, ayan. Parang sa loob may sumasabit. Ayan, matigas. Ayan. Ayan, bago nyo i-start, ayan. Medyo kan talaga sumasabit. Ayaw. Ayan. Ayaw magtuloy ayan, bigla ayan, sumasabi talaga. So sa araw ito guys, tuturuan kayo kung ano ang problema nito, kung paano ito linisan at paano ito gawin. Okay guys, kung interesado kayo sa aking vlogs for today, please continue watching. So ayan guys, first tip number one, ayan, kailangan natin tanggalin yung mga accessories ng manubela, kagaya nitong cover na ito, ayan, itong cover na ito, bago natin matanggal ang ignition switch or susian ng iyong sasakyan. Okay, ang mga gagamitin pala guys na mga tools guys ay ito, Phillips screw, ayan, Phillips yan, at saka yung Phillips rin dito kasi yung lock kasi nito cover nito ay sira na, ayan, kaya nilagyan ko na siya ng Phillips dito, screw type, ayan. So sunod, solid wire. Kung anong solid wire guys para matanggal natin yung susian ay ito. So ayan po ang ating gamitin for today guys na mga gamit, ayan. Ayan. Phillips screw type at saka solid wire. At ang ating panglinis for today ay ito. Easy Marikana Penetrating Oil Spray Lubricant. Yan. Degreaser po ito para sa susian guys, para matanggal po yung mga langis-langis na kumakapit sa susian. Ayan. Ayan po yung logo niya. Ayan. Ayan. Ito po ating gagamitin po today sa paglinis sa ignition switch. Okay. So ayan guys, magsimula na tayo sa ating job for today. So ang unahin natin at tanggalin guys ay yung cover sa lalim at saka itong cover na ito. So sige, simulan na tayo. Lagi natin sa likod para hindi mabasag. So yung pangalawa guys ay ito, cover ng ignition, Phillips screw po ito nasa ilalim.
So yan. At tanggalan natin yung ano, Phillips screw natin dyan. So pag natanggal natin yung screw guys sa ilalim, kailangan natin i-adjust yung manubela. Yan. Yung lock nya. Para bumaba. Ayan. Sabay itulak na ito pataas. Itulak na ito pataas. Nakasabit tayo ito guys. Ayan. Tanggal na. Sunod yung sa ilalim. Ayan. Dito lang kasimple guys. Magtanggal ng cover niyan. So ito na po yung ignition switch guys. Ayan. Kung mapansin nyo, meron siyang cover. Ayan. Sa immobilizer. Ayan. Tanggalin na natin yung ganyan. Ayan. So, ayan. Disconnect na natin. So, ayan guys. Na-disconnect na natin yung kwan sa immobilizer niya. Ayan. So, ito na po siya guys. Yan. Ito na po ang sinasabi ko sa iyo guys na sa inyo guys na ignition switch. Ayan. Ang pagtanggal pala ito guys ay kailangan natin kukunin yung susi. Ayan. Susi mismo na original para matanggal natin yan. Ang kailangan natin yan, ipasok natin yan. Ayan. Switch on number 2. Ayan. Isa. Dalawa, ayan. 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 Switch on number 2. Ibig sabihin, naka-on. Naka-on yung sakinan. Naka-on na siya. So, pagkatapos yan, guys, kukunin natin yung sinasabi ko kanina, ano, solid wire ito. So, ang gamit ito, guys, ay napaka-importante ito sa pagtanggal ng susian. Ayan, mga ganito, solid wire. Basta solid wire guys, kahit anong solid wire, basta ganito kalaki, ayos lang yan. Ito pala guys ay ipinapasok doon sa butas ng ignition switch. Ayan, hindi ko lang makita dito. Ayan, saan ba yan? Ayan. So, itong ano pala guys, nung tip ko lang, itong susian na pala ito, wala itong tornilyo, ito ay lock lang, na nakadikit sa housing, ayan. Ang pagtanggal pala ito guys, ay ito. Sa lahat ng mga ignition switch kasi guys, ay may kanyan, may kanya-kanyang butas yan. Kahit anong sakyan guys, basta may susian ng ganito, may butas yan. I'm sure. Ayan. Ang gawin nyo, kailangan nyo lang hanapin yung butas ng ano, susian. Yung iba kasi, andito sa taas, yung sa akin nasa taas eh, andito banda. So, yung iba, nasa ilalim, mismo, ayan. Nasa ilalim dito. Yung iba naman, nasa gilid dito. Ayan. So, ito pala guys, ito ay pinapasok dito. Ayan. Pinapasok yan dyan. So, may butas na yan. Sabay. Tulak. Ayan. Tutulak natin yan. Tika lang. Ayan. Ipapasok natin dito yung solid wire. Sa itaas ng susian. Ayan. Tanggalin mo natin to. Ito na. Sa gabal eh. Tanggalin mo rin to yung ano. Sa wiper na switch. Ayan. Para madali natin makita. So ayan guys. Kung makikita nyo. May butas siya. May butas yung ignition switch. Ayan.
Sa lahat ng sakin guys, may butas talaga. Basta may susiyan ng ganito. Ayan. Ang gawin natin, ipapasok lang ito. Diyan. Diyan. Ayan. I-hit natin yung pinakalak niya sa ilalim. I-hit natin yan. Ayan. Ayan. Pag bumaba na yan, iyan na yan. So, ito kong ilagay yung camera. So, ayan. Ito ba tayong susian. Papasok natin yan. Ayan. Sabay, hugot. Ayan. Ganoon lang kadali guys. Ayan o. Itong kwan pala guys. Itong butas na yan. Ayan. Dito yan. Ayan. Ayan. Ito po ang hinihit nyo sa tuwing ipinapasok yung solid wire dito sa may butas. Ito po ang lock ng ignition guys. Ayan. Baka yung iba dyan, hindi na alam kung paano ito tatanggalin po is. Napakasimple lang guys. Wala itong tornilyo. Ito lang yung lock nya. Ayan o. Ang gawin nyo, hanapin lang yung butas ng kwan, housing nya. Pasok lang nyo lang yan ganyan para ma-hit nyo itong lock ng ignition switch sabay hila. So, pag nahila nyo ito guys, huwag nyo nang ikutin pa uli. Kasi baka magka-problema po tayo dyan. So, kung mapapansin nyo guys, sa loob ng ignition switch guys, ayan, may mga kalawang mga langis nga tumigas. Ayan. Yan po ang cause guys ng pag ng pag-stack ng susian sa tuwing pinipihit nyo. Ayan. Hindi siya smooth. Kaya ito po ang ating linilisan for today. Alright. So ayan guys, kung makikita nyo, nung binaguhan ko siya, naglaglagan yung mga kwan, ayan o, mga itim-itim. At kung magbuga pala kayo ng gito guys, degreaser guys, huwag nyo isama yung susi, baka kasi magka-problema tayo dyan. Ito lang bugahin nyo, ayan, sikapin yung hindi babasa yung susi kasi baka hindi andar yung sakinan nyo, ayan, ganoon lang, ayan. After 10 to 20 minutes, ayos na yan. Ikakabit natin sa sasakyan, yung susi na ito. Ayan. Tingnan nyo guys, malinis talaga siya oh, nung minugahan ko ng degreaser. Ayan. Matanggal yung mga kwan. So, yaman natin dyan. So pati yung loob guys, kailangan natin bugahan. Ayan. Yeah. Kunti lang naman. Huwag marami baka pumasok sa loob ng switch niya. Ganun lang. Para ma-lubricate yung loob niya. Tapos kumuha tayo ng tissue para palinisan natin yung loob. Ayan, tingnan nyo guys. Napakaraming kwan. Dumi. Ayan. Ito po ang dahilan guys ng pag-stack ng susian. Sa tuwing pipihit nyo siya, matigas na kumakapit. Ayan. Ayan po ang salarin guys. Ayan. Ayan. Kung may basahan kayo, may tissue, pwede rito. Ayan. Importante, malinis lang yung loob, guys. Ayan.
Bukahan natin uli. Yan. Yun, malinis na. So, ayan guys, natapos ko na malinisan yung susian. So, ngayon, bago natin siya ilagay sa kanyang housing, kailangan muna natin ito lagyan ng petroleum jelly or vaseline, whatever kung anong meron ngayon. At tips ko lang guys, huwag kayo gumamit ng grasa guys abot dito guys sa loob ng ignition, kasi ang grasa kasi guys ay sa una maganda pa yan, maganda pa yan ikutin. Pag tumagal na, yun po ang nagukos ng dumi sa loob ng susian, kasi ang grasa guys ay tumitigas po yan. Hindi katulad sa petroleum jelly, yan, hindi po yan tumitigas guys. Bagkus, nagbibigay siya ng lubricate sa loob ng ignition switch. Alright? So, ang kailangan natin guys, ayan, kumuha. Lagyan natin yung mga kwan niya. Ayan. Lagyan natin ng lubrication. Ayan. Sa ibang mekaniko guys, ang gagamit nila, Vaseline. Yun po mga technique nila. Lalo na sa paggawa ng mga automatic transmission, ang ginagamit lang grasa ay Vaseline or yung mga ganito, petroleum jelly. So ayan, pati yung loob guys, lagyan natin. Ayan. So ang pagkabit pala ito guys. So ayan, ang pagkabit pala ito guys, kung ano ang posisyon nyo sa pagtanggal, ganun din ang pagkabit. Alright? Napakasimple. Kahit kayo na ang gumawa sa inyong susian ng inyong sasakyan, wag po kayo mag-alala. Napakasimple na po kayo guys. Basta manood lang kayo sa aking vlogs for today. Tsak, maluruto talaga kayo with Pinoy Mechanic. Okay? So, i-install natin. So ayan guys no, natapos ko na magawa itong susian. So ngayon subukan natin i-start kung ayos ba, kung hindi na ba siya sumasabit. Kasi yung ignition switch kasi guys, nililinisan ko, kita nyo naman. So ngayon subukan natin i-start kung wala na ba yung sumasabit sa tuwing pinipihit mo siya, pinipihit mo yung ignition switch. So ngayon, subukan natin i-start ang aking sakinan. So ayan guys, subukan natin ipasok yung susi ko tapos papipitin natin. Ayan. Yun, suwabe na. Ayan. Suwabing-suwabe. Pahit na ulit. O yun. So ayan guys. Kitang-kita mo naman. Ganun lang guys, kadali guys maglinis ng susian guys para matanggal yung kapit ng susian. Ganun lang gawin nyo guys. Patayin natin. Ayan. Nabuhot agad yung susian. So, sa wakas guys, natapos ko na ma-install ang aking susian. Ayos na rin, suwabing suwabi na, hindi na kumakapit.
So yan guys, kung mayroon po kayong natutunan sa aking vlogs for today, please don't forget to like and share this video and subscribe to my channel. And don't forget to follow my Facebook page, Pinoy Mechanic. And once again guys, thank you.